Okay, so magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Sir Lloyd ng Sir Lloyd Classroom. Ang topic po natin ngayon ay sequence of numbers. Okay, so ang i-discuss natin ngayon dun sa sequence of numbers yung harmonic progression. Ano po ba yung harmonic progression? So, pakinggan po natin. Susundin nyo lang itong pointer natin. Okay, so a series of numbers the reciprocals of whose terms form an arithmetic progression. Okay? So yan po ang sabi. Ibig sabihin, yung mga sequence of numbers na kung baliktarin rin natin, yung reciprocal natin, magpo-form siya ng arithmetic progression. Now, ano po ba yung arithmetic progression? Yung arithmetic progression, merong common difference. Halimbawa, common difference ha, ng progression, arithmetic progression. 1, 3, 5, 7, 9. Okay? Yun po yung arithmetic progression kasi meron silang common difference. Yung difference nila is from 1 to 3 is 2. From 3 to 5, the difference is 2. From 5 to 7, the difference is 2. And so on and so forth. So, we have a common difference, so arithmetic progression yun. Now, ang harmonic progression, reciprocal daw nun ay sa arithmetic progression. Example. Okay, so nandyan po, makikita natin, okay, highlight natin na pula, yung first term na one-third, okay, one-third, second term is one-fifth, sunod is 1 over 7, sunod is 1 over 9, 1 over 11, and so on and so forth. Now, pag ni-reciprocal natin itong mga number na ito, magiging 3, 5, 7, 9, 11, which are in arithmetic progression. So, ibig sabihin, kung ang reciprocal nasa arithmetic progression, yun po yung harmonic progression or harmonic sequence na tinatawag natin. Tandaan nyo, marami pong sequence. Okay? Maraming sequence yan dyan. Okay? So, ano naman ang harmonic mean? Okay? The terms in between two terms of harmonic progression. So, halimbawa, meron tayo one-third tsaka 1/7. Ang harmonic mean niya is 1/5. Halimbawa, meron tayong 1/3 tsaka 1/11, ang harmonic means niya ay tatlo. 1/5, 1/7, tsaka 1/9. Yung sa gitna ng mga terms, yun po yung harmonic mean. Kasi sabi dyan, the term or terms between two terms of harmonic progression. Naintindihan po ba? Okay, good. Kung naintindihan, good. Next, so find the 10th term of harmonic progression, 1/2. Yung unang term is 1/2, sunod is 1/5, sunod is 1/8, sunod is 1/11. So ang gagawin lang natin is reciprocal lang natin. So reciprocal ng 1/2, baliktarin natin yung 1/2, magiging 2/1. So kung 2/1, ang sagot lang natin is 2. Okay, reciprocal niya. Then, next is 1/5. Reciprocal lang din natin. So, ang sagot natin is 5. 1/8, reciprocal natin. Ang sagot is 8. And 1/11, reciprocal natin is magiging 11. 10 term daw. 10, yung pang-sampo. Yung pang-sampo. Okay? So, using the formula ng ating arithmetic progression na A sub N is equals to A sub 1 plus N minus 1 times the common difference. Ano po ba yung common difference? Makikita naman natin dyan, 2, A sub 2 minus A sub 1 is 3, and A sub 3 minus A sub 2 is also 3. Kasi nga, 5 minus 2 is also equal to 8 minus 5, which is equal to 3. So, nagkakaintindihan. So, ibig sabihin, ito po yung common difference. Now, i-substitute lang natin sa formula. Yung A sub 1 natin is 2 plus yung N natin is 10. 10 term daw kasi 10.
10 minus 1 is 9. 9 times, ang common difference natin is 3. So 9 times 3 is 27 plus 2. And ang sagot po natin is 29. So sagot natin is 29. Now, yung 29 na yun, yun po ay nasa arithmetic progression. So ang gagawin natin, i-reciprocal ulit natin yun para maging harmonic progression. So, ibig sabihin, reciprocal ng 29 is 1 over 29 at yun po yung ating 10th term ng ating tanong. So, nagkakaintindihan, madali lang. Next. Okay. So, next example is determine x so that x, comma, x squared minus 5, comma, and 2x will be a harmonic progression. So, solution natin dyan, binigyan tayo ng x lang. Binigyan tayo lang ng sequence of numbers, pero variable. Nasa variable. So, ano yung variable nila, guys? Yung a sub 1 daw is x. Yung a sub 2 is x minus 5. Ayan na. X, x squared minus 5, and 2x. So, ang gagawin natin, ano yung x daw? Ano yung x? So, ang gagawin natin, i-reciprocal lang natin. So, 1 over x, nakikita nyo naman, 1 over x, yun po yung a sub 1. 1 over x squared minus 5, yun yung a sub 2. And 1 over 2x, yun po yung a sub 3. Now, meron silang common difference. Ang gagawin lang natin, ito na yung key equation. So, common difference is a sub 2 minus a sub 1 is equals to a sub 3 minus a sub 2. So, substitute lang natin itong mga given natin. So, yung given natin, a sub 2, nakita nyo naman, 1 over x squared minus 5 minus a sub 1, which is 1 over x. Ayan na sila. Subtract lang natin. The next, a sub 3 minus a sub 2 is 1 over 2x minus 1 over 2x squared over 5. Now, kung titignan natin yung denominator, may common denominator, 2x minus 5 tsaka x. Ayun yung common. So, 2 na lang nawala. So, lagyan lang natin yung common, yung x na common tsaka 2x minus 5. Tapos, lagyan pa natin ng 2. Yun po yung i-multiply natin doon sa numerator. Multiply na natin. Pag minultiply natin dito sa 1, cancel ito. Makakancel na itong x squared minus 5, cancel din dito. So, ang mangyayari magiging 2x. The next, minus, multiply din natin sa 1, makakancel yung x. So, makakancel itong x. So, ang sagot natin is minus 2 times x squared minus 5. And the next, equal to, pag minultiply dito sa 1, makakancel uli yung 2x. So, magiging x squared minus 5 na lang minus dito, makakancel din ito. So, ang sagot is minus 2x na lang. And then, simplifying. So, we have 2x minus 2x squared plus 10 kasi mag-multiply na natin itong 2 na to sa negative 5. So, negative 2 times negative 5 is positive 10. The next dito, simplify lang natin is x squared minus 5 minus 2x. Then, equate sa 0. Pag in-equate natin sa 0, ilipat lang natin dito sa right side. Right side of the equation, ilipat lang natin. So, magiging 0 is equals to 3x squared minus 4ax minus 15. And then, i-factor po natin. Dapat alam nyo yung factoring. Yung factoring na yan is nasa senior high school nyo na yan. Okay, so pag pinactor po natin dyan, we have 3x plus 5 and the other one is x minus 3. And therefore, sa kabila, ilipat lang natin sa kabila, solve for the value of x. So therefore, we have x equals to 3 and the other one is x equals to negative 5 over 3. So ito po yung sagot natin and then substitute lang natin dito sa ating sagot, di ba? Okay? Substitute lang natin. So, meaning, ang x natin halimbawa ay 3. So, 3, next na term is
3 times 3 is 9 minus 5 is 4. And the next, 2 times 3, next sunod dyan is 6. Okay? So yun po yung ating sequence of numbers. Ito yung sequence of numbers, kaya magiging 1 over 3. Next is 1 over 4. The next is 1 over 6. O, ganun po yun. Okay? So, sana may natutunan kayo sa ating discussion. And God bless us all. Don't forget to hit like and subscribe to our channel, Sir Lloyd. Okay? So, bye-bye and bye-bye for now.